Hi guys, welcome back to my channel. Bali, yung topic natin ngayon is itong experience ko sa pagbili ng gadget kay Huawei. Don't worry, it's a good experience naman. Bali, yung bumili kasi ako ng flagship phone nila ngayon na Huawei P60 Pro and itong watch nila na Huawei Watch GT4. And then, syempre, may mga pa-freebies si Huawei. Ang dami nga nilang pa-freebies actually. Bali, ang isa-share ko sa inyo is yung experience and paano ako nakatipid. Guys, sinasabi ko sa inyo, sobrang laki ng natipid ko dito. Ang nag-assist pala sa akin dito ay si Sir Rodney Escalada. Bali, ilalagay ko na lang yung number niya dito. Kontakin niyo siya. Bali, binili ko nga pala to sa SM Marikina, Cyber Zone, Ground Floor. May store sila doon, Huawei store. Kontakin niyo lang si Sir. For sure, hindi kayo magsisisi. Sobrang bait niya. Napaka galing niya mag-assist. And then, tuturuan na rin kayo ng life hack na nagawa ko. Sobrang laki ng natipid ko, guys. Bali, una natin pag-usapan is eto, si Huawei P60 Pro. Etong si Huawei P60 Pro, hindi ko na, of course, marami naman dyan channel na nag-review ng mga specs na itong phone na to. So, hindi ko na gagawin yun. Bali, ang focus ko dito, more on kung paano ko nakatipid talaga. And, syempre, yung experience ko dun kay Sir Redmi. Bali, panoorin muna natin yung unboxing and basic explanation Sir Rodney kung ano ba yung mga ang tawag dito? Wala ako. Sorry. Bali, kung ano yung mga pwede natin gawin sa phone na to. So, bali, ito nga pala yung phone kasi ginagamit ko na actually, hindi ko lang ginamit itong video although alam naman natin magandang video quality nito. Pero syempre, gusto ko muna ipakita. Bali, ito siya. White yung na bigay sa akin. Hindi ako nakapili. I forgot din kasi may ilig ako sa black. But, syempre, okay na rin para mabago din naman. Kasi, from the very start, laging black yung phone ko. So, ngayon, maiba naman, white. So, ito siya. So far, 3 days ko na siyang ginagamit. Good naman. Good experience. So, panoorin muna natin yung unboxing and then after noon and quick explanation ni Sir Rodney sa phone, then i-discuss ko sa inyo kung paano ako nakatipid. Guys, sobrang laki. 10,000 din yung natipid ko sa phone na to. So, naka P60 Pro ko, condom blaster, X-range camera pa yung ginamit. Then yung storage, sir, is 512, yung RAM is 12GB yung RAM ko. Bali, sealed unit, open ko lang to. Well, inside the box, sir, ito po yung unit ninyo. Tapos, andito rin po pagkatapos yung case. Tapos, yung manual po. Ito po yung 88 watts po na charger. Ayan po. Bali, ito, sir, mapapansin mo, sir, may USB tsaka Type-C, sir. Bali, pwede siya Type-C to Type-C. Ganun pa rin po yung kaya, 88 watts, 20 minutes pa rin. Then, kahit ibang brand po ng charger po yung ginagamit ninyo. Sir, yung cable po pala, tapos ito yung dala ninyo. Pwede pa rin po siya na mag-88 watts. Okay. Well, ito sir, yung cover, yung kasama po sa concert is meron siyang hydrogel po na nakalagay po yan dito. Open ko. Same natin yung SIM card dito. Pwede na yung dual SIM? Yes po. Hindi mo na narinig ng memory card dyan sir kasi sobrang taas na ng storage. Oh. Kahit i-40 video resolution mo lagi yan, sir. Goods yun. Set up ko lang, sir. Yan, tinig ko lang sa wifi ko. Daya.
Bali mamaya sir, gawalan din tayo ng Huawei ID ninyo. Kasi itong kwento ninyo para sa warranty and fine device ninyo sir, para kapag nawala yung itong pa ninyo, pwede mo siyang ma-reset sir kahit hindi nyo hawak yung phone. Lahat ng important files yun sir, para hindi rin nila mabuksan po pagkatapos. Sige, tanggalin ko rin mga unwanted apps para sige, hindi po magulo yung page mo. Bali, meron pa siyang factory charge sir na 61%. Kaya pasuyin na lang po mamaya sir, ilobat niyo po muna bago niyo gamitin. Okay. Check ko lang. 0%? Okay. 5% sir, 10% pwede na po siya. Sir, yung pag-charge naman po, bali hindi po agad-agad na-activate po yung ating 88 watts sir, na 80% po, fully charged na. Bali sir, may kailangan lang po kayo itap ng 0.5 seconds. Basta ito pag i-charge nyo, may lalabas po yan na bilog pagkatapos dito sir. Hindi lumabas yung bilog. Yes sir. Tap nyo lang po ng 0.5 seconds sir para mag-turbo charge siya. May okay. Lalabas na dito pagkatapos ng turbo charging. Dapat ganyan po kabilis yung pag-angat ng battery. Okay. Hindi po, or tapag halimbawa sir, ito. Nagiging okay. Dalawa yung kidnap. That's the time malalaman ka na yes, mag-work siya. Okay. Camera naman sir is 48 megapixel po. May wide angle din po siya. Yan, 0.5 po yan, sir. Yan yung pangalawang camera niya. Then, aperture, sir. May kalimbawa si sir yung subject natin. Gusto mong i-blur yung background niya, sir. Pwede po yan. Kasi, sir, nag-blur na yung background niya. Tapos, gusto niyo pa pong i-blur yung background po niya, sir. Click niyo lang po ito. And then, pwede niyo siyang i-adjust para mas blur yung background. And, pwede niyo po siyang lagyan pagkatapos ng mga filter po. Depende po sa gusto niyo. Tapos sir, pang-apat naman na camera natin sir, is itong sa more option yung ating super macro shot. Within 10 cm, ay within 1 po, ito yung normal pala. Within 2 cm na subject natin sir, once na nag-take ka ng photo, kita nyo pa. Meron din po pagkatapos dito sir, dual view, yan. Pwede nyo pong pagsabayin yung front and back habang nagbi-video ka. Sa video naman sir, ito na lang din po mag-adjust kung gaano nyo po siya titimplahin po yung video ninyo. Sa zooming naman po, meron kami tinatawag na one hand po, one po. Ito na po yung gagamitin ninyo. Tapos sa baba sir, dito yung mga pan-other niya. May mga sir AI, hindi nyo na po kailangan maghanap pa po dito. Okay. Tapos front camera naman sir. Kung gusto nyo sir, may mga effects, portrait kayo, may mga beauty level dyan. Kapag in-on nyo to, dito yung mga tone nyo po. Pero kapag gusto nyo mas natural dito, may wide angle na rin po yung pagkatapos yung ating front camera. Thank you. Bali sir, naka-condent glass to. 10 times na mas durable sa drop resistant. Option nyo pa rin po kung gusto nyo siyang palagyan ng tempered glass or hindi. Pero casing, sir, kahit hindi na. Para sa akin, kasama sa binayaran po ninyo yun. Kaya okay. Pod na na. Ito sir, 6 months yung warranty. Okay. Bali, pinaka-service center natin, sir. Dito lang po sa SM Marikina. City Light po yung pangalan. Tapos, unit natin, sir. May 1-year warranty, 7 days replacement. Sa loob ng 7 days, sir, kapag chinek po ng service center na papare-defect mismo yung unit, papalitan din po nila yan. Kapag wala silang available stock, sir, mag-antay lang kayo 2 to 3 days para sa new unit na ipapakita, ipapalit nila. Sealed unit din po, same color yung ibibigay nila. Sir, bali nakakuan namin tinatawag na unique as you to kasi hindi po pare-parehas yung likod niya. Kaya kapag halimbawa sir, tinignan mo yung isang unit doon na display, hindi rin po parehas ang ganito. Yung display niya unique siya mismo. Sir, bali, dawan kita ng Huawei ID, sir. Rin po yung fine device po ninyo. Bali, sir, kapag halimbawa nag-fine device po kayo, sir, in case na wala po tong phone ninyo,
Ang i-open nyo lang po sa browser is cloud.huawei.com. Ilalagay nyo po yung number na nilagay niya and yung password po. Hindi na rin manghihingi ng OTP yun, sir. And then, once halimbawa, sir, na kung po, makikita nyo po kung saan yung pinakalatest na location po ng phone ninyo. Basta, sir, naka-open po yung Wi-Fi and yung hotspot niya po, or yung data niyo or kung po. Yan, sir. Halimbawa, maglo-loading yung map nito pagkatapos, sir. Makikita nyo yung nearest location, tapos meron din po pagkatapos lost mode and erase mode po yan dyan. Pwede mong erase yung lahat ng files ninyo. Yan sir. Yung erase data sir, lahat ng files na nakasave sa phone ninyo, madidelete yan kahit hindi nyo hawak ng phone ninyo. Pero sa cloud? Oo, pati cloud po. Pati cloud, madidelete? Oo, pati lahat po yan. Ito yun sir, device will restore to factory settings and data including memory card will be permanently deleted. Ayan. After erasing data, you can still locate the device. Bali, ang kwan sir, back to zero po siya. Kaya manghihingi ulit yun ng Huawei ID. Kaya hindi po basa-basa mabubuksan po kapag hindi alam yung password. Okay. Ayan. Pero yung data, mare-retrieve ko ba sa cloud? Hindi na rin. Kapag kwan sir, hindi na po. Kapag na-delete talaga. So dapat i-save ko muna. Okay. Yan sir. Tapos kapag halim makikita mo rin sir kung saan siya nakakonect. Okay. Wifi. Tapos sir, halimbawa si ma'am, tinago yung phone ninyo, pwede mo siyang i-place sa tanag lang yan pagkatapos. Pwede kayong connect sa watch, di ba? Yes. Okay. Pwede mo rin halimbawa sa watch naman po, makikita mo yun sir kapag connected yung watch ninyo pag naka-blue pa. Ito. Ito po. Okay. Tapos, find phone. Nag-review. Siya na. Okay. Dapat ikaw may ganyan. Lagi ka nawawala ang phone. Tapos, sir, lagyan ko, activate ko lang po yung warrant. Bali, pag binili mo yung unit nila, may 3D kayo na AirPods, tapos watch na Huawei GT3 SE. Gusto mo yung puti value? Value nito, this one po, kapag in-avail ninyo ng brand new po itong ating GT3 SE, it's worth 8,999 po. And this one naman po yung 3 Buds Pro po natin, sir, is worth 9,999 po. Bali, kapag i-round off ninyo, tinotal po nyo is almost 19,000 pesos din po yung na-save ninyo para sa previous one. Pero, ang ginawa ko, premium film sa mas latest. Mas latest na watch. Sa Huawei Watch GT4. Magkano yung mas latest po namin ang watch po. With free naman pa rin po na strap and Bluetooth headset. Hindi pa rin nawala sa akin. Nawala pa rin si Bluetooth headset. Thank you so much po, sir. So, ayun na nga, di ba? Sabi sa inyo, napakagaling ni Sir Rodney, di ba? Bali, gilid muna natin pa. So, ngayon, explain natin kung paano ako nakatipid. Kasi, ang original price ng phone na to is nasa 58,999. Ngayon, itong phone na to, may privy ka siya. So, nakita niya naman sa video, di ba? May privy siya na earphone and watch. And yung privy na yun, nagkakaalaga siya ng around 19,000 if I'm not mistaken. Sinabi naman ni Sir Rodney kanina, di ba? So, yung mga privy na yun, parang hindi. Trinade in ko kasi siya, so hindi ko naman gagamitin. Trinade in ko siya para makuha ko tong watch na to. Pero para sa details ng price na yan, mamaya ko na-explain. Ngayon, yung price nito, nag-drop siya from 58,999 to 48,000 na lang. 48,500 something. Ganun. So, 10,000. Ang ginawa ko, actually si Sir Rodney yan nagsabi sa akin na bumili daw muna ako ng smartwatch nila, smartwatch na band worth 2,500. So, yun yung ginawa ko. Nung pagkabili ko ng watch na yon, hindi ko na binuksan, dinerecho ko ng trade-in. Yung watch na yon, pag trade-in mo, may ano siya, may value siya na 10,000 points. And yung 10,000 points na yun, yun yung ginamit ko para magkaroon ako ng 10,000 pesos discount. So from 58,999 naging 48,500 na lang siya. So bali, in summary, in total, parang nasa 8,000 plus yung natipid ko.
Plus, meron pa siyang preview na watch and earphone. Pero yun nga, trinay din ko siya para dito. Sa next video, kasi for sure mahaba na to. Sa next video, part 2, doon ko naman i-explain kung paano naman ako nakatipid dito dahil trinade in ko nga yung previous neto. So, okay lang naman sa akin kasi hindi ako mahilig mag-earphone. So, kaya trinade in ko. Eh, para latest na rin yung watch, eh, diba? Why not? So, ayun yung experience ko. Guys, pwede nyo rin gawin yun. Kung gusto nyo ng flagship phone, imagine, flagship phone, 48,000 lang. Magkano ba yung flagship phone Samsung? Nasa 80,000, almost kalahat. For 48,000, makakabilin ka na neto. Pwede ka rin mag-card sa kanila. East-West sa kanila is 12 months, 0% interest. And meron din silang mga card na nasa 24 months, 0% interest. If I'm not mistaken, RCBC yata, tsaka video. Tanungin nyo na lang si Sir Rodney kung gusto nyo. So, yun yung way ko para kung bakit ako nakatipid dito sa cellphone na to. So, sobrang sulit guys, kung ako sa inyo, kung gusto nyo rin lang naman ng flagship phone. And for sure nag-worry kayo sa neto sa Gmail. Yung nila, yung experience ko dito sa nila, sa Google nila, madaling-madali na unlike before. Kasi ayoko rin naman bumili ng Huawei before dahil nga ang hirap mag-download ng app, so whatsoever, ang dami. Eh ngayon, hindi na mahirap, sobrang dali na, meron silang Huawei app, parang sa iPhone, meron silang sariling pinagda-download. Si Huawei meron na rin, and may G-Box din sila, na makokonnect ka nila sa Google agad-agad. And sobrang dali, hindi kayo magsisisi, promise. Madaling-madali siyang gamitin, kaya kung gusto nyo bumili, kontakin nyo lang si Sir Rodney. Ilalagay ko ulit yung number niya dito, kontakin niyo. Kung gusto niyo pumunta doon personally, Huawei sa Everzone SM Marikina ground floor. So, yun lang muna guys. Baka mahaba na yung video natin. Part 2, ito, i-discuss ko naman kung paano ako nakamura dito. Bali, yung original price natin is nasa 12,000. Nabili ko na siya ng 5,000. So, panoorin niyo yung next video ko. Goodbye!